Orlando J. Chavez Jr. Currently, Barangay Kagawa at Barangay Bumagumpay. And my selected my research is acceptability of quantity barangay at emergency hotline number and website for barangay Bumagumpay social services basis for private implementation day. After that ng mga patulis ko ako ng hotel at nagamuli ko na po yung aking pagwanag upang sa gayon ay mas naipitihan ko ng bawat isa. At dalawang sa aking puso ay para maliwanag ko kung ano yung aking nakita at ano yung aking naramdaman para mas naiwanag. Personal understanding. Ano po natin namin kami na ay napakalaking impact sa edukasyon at sa mga servisyo ng pagpunito. Makikita po natin na ito ay napapanahon ngayon at hindi lamang napapanahon siya, kundi kinakailangan na rin ng mga tao. Ano po, lalo na sa mga pagbigay ng impormasyon sa mga pampubliko. Kaya ho, makikita natin ng Barangay Bumagumpay ay isa sa pinakamalaking barangay sa buong lungsod ng Lucena at sa lalawigan ng Quezon. At dahil po dito, ay nais ko na magkaroon ng nagbandahe bilang ako'y naging isang tao, maging bahagi po ako ng pagbabago ng barangay sa kanyang kaunlaran at maging bahagi din po ako ng servisyo ng barangay upang sa gayon naging mahalaga ang pakikita ko sa mundo ito. At ang mga servisyo ito, pero ang nakita po ako sa aking mga ginagawa sa iba pang subay na parang meron mga magiging problema at limitado doon sa sinasabing access o yung pag-connect sa internet. At sa pag-aaral kong ito, ay aking nakita na yung mga constituent na kung ito yung implement ay kinakailangan na mayroong gawing research. At ang aking pong, the main purpose of this study is to find out that sa acceptability of public barangay will be comprised the comprehensive website of Barangay Bumagumpay, social services at emergency number. Sa mga tuwi, kinakailangan po malaman kung anong kanilang kasarian, kanilang edad, yung edukasyon na nalalaman at ang kanilang pag-iilang. Kasi kung hindi ko hindi sa ito, malamang na makakamali kami sa pagpapadaloy ng mga ganitong programa para sa aming barangay. At ang palagay na agreement ng barangay at ng bilang isang researcher, makita na ano yung mga estrategiyan na gagawin sa barangay Bumagumpay. At yung significant relation between the demographic profile and responded to their level of agreement, ano ba yung, hindi naman ang kasimisan, senior citizen, hindi naman siya pwedeng maging aware dahil maganda na siya. Meron naman batang-bata na maraming pera dahil maganda na niyang income, hindi siya naging aware. Kaya dapat malaman dito sa pamamagitan ng mga binagito kanina. At ang nadayin lang ito ay magsasabi doon sa mga pulisiya na dapat gawin ng barangay Bumagumpay. And nakikita po natin ang napakalaking impact kung ito po ay gagawin sa ating barangay kung sa gayon sa mga data na makikita nito ay ito yung magiging gabay. Scope and limitation of the study. Kaya ang napag ito kanina na po, ang pag-aaral nito ay kinakailangan po na mayroong mga total respondent at kailangan na po random. Yung pool lugar ay mayroong sa dalawang puro ay mayroong 35. Kaya ho magtototal yan ng 110. At depende po doon sa lugar na dapat random, dapat magkakaiba siya na naaayon doon sa gender, mga binamitin po kanina ay naaayon din po doon. At ang pag-aaral nito ay pwedeng makita ngayon na makisituin kung kakandapin ba o hindi. At malalaman nila ang kahalagahan nito sa relasyon nila sa araw-araw doon sa mga gawain pang araw-araw. For example nga ho nito, halimbawa kukuha ka ng ito tinatawag nating barangay indigency. Nasa Maynila ka, may problema ka, punta ka pa ng Lucena, papin mo lang para malaman nila pwede mong yari.
a conceptual framework. So mag-respond din ako yung mga pamamaraan para malaman ko kung paano ko isasagawa at malalaman ko yung resulta sa pamamagitan ng kanilang demographic profile, gender, age, educational attainment, economic profile. Kaya napindihan ko rin po kanina na napakahalaga nito para doon sa aking research. Kasi hindi nga, binagay ko rin kanina na hindi ko mayamang awareness eh. Hindi mo po mahirap, hindi siya makakuha ng internet. Iba't iba ho yung ugali. Kaya nga, sa pamamagitan ng propeta yan, ay malalaman ko ang level nila. Kung sila ba ay ang palagay nila ay matakaibig o hindi. At sa pag-analyso ng ating uning natawag na isang decision, magalaman ang resulta kung paano i-implement at kung anong ang gagawin dun sa 5-year implementation plan. At ano naman ho ang pinakamaganda? Dahil hindi ka pwede magpatupad ng wala kang pinagbabasihan. Napakaliwanag po ng Executive Order No. 47 o yung tinatawag natin e-government master plan. That was, nangyari po ito noong panahon ni Benigno Aquino lang 2014 at nagpa from Executive Order No. 82, ginawa niya na tinagdagan niya na kinakailangan na lahat ng executive any control. At ang isa pa ho na pwede makapagpatibay ay yung Industrial 4.0. Ang Industrial 4.0 sa ngayon ay kinakailangan ng mga industriya upang sa gayon yung pagpapalaganap ng mga industriya ay mapadali ang servisyo gayon din yung barangay. Pero itong bagay na ito, ito po yung makakapagpatibay tulong sa aking research na dapat gamitin po ito sa barangay. At siyempre, ito po yung isa sa pamantayan yung pagiging effective leadership the second effective leadership habits. Isa po doon sa research ko na dapat ay proactive. Ang number one dyan kasi proactive. Ano, yan ang itong sangay. At yan, nandiyan naman po doon sa aking pinasend sa inyo yung mga aning pa. Kaya, napakala daw ito. At ang pinakamaganda po sa lahat, meron po apat na series na gumamit ito. Yung kalooban, abetay, munti lupa. At kung mapapansin natin, pag dumadaan po tayo ng Manila, dahil yun sa ginawa nila, pinumutim lupa, napakaganda ng kanilang tax collection dahil lang sa e-governance. At yun, yung methodology. Yung research design, scripted shopping. Ano po, kaya nga po, binabagin ko rin kanila na kinakailangan yung demographic profile, tapos yung aming 16 question, tapos kung labing na yung question, malalaman ko kung strongly agree, disagree, strongly disagree. At doon sa mga data ko yun, ay malalaman din ang resulta sa 22 score na ito, na may total ng 110 respondent. At ang aking pong hangganan ay doon lamang sa aking barangay. Hindi po ako lalabas. At ang aking mga tanong ay naroon lamang sa aking research. Kaya po, yun. Yun po na. Wala na. Wala na po kung kasunod yung aking slide. Nabuulang po siya sa aking itong slide. Inurasan ko po ang aking sakili na nakapaloob lang po ko ng laging apat na minuto. Hindi po naubos ang aking mga sinabi. Gawa po ay karating po sa inyo yung aking nais na gawin sa aking research. Dahil doon sa mga nakita mo ito, dahil alam ko na
transparent at yung servisyo pagbubuo dapat madali, mapadali maramdaman ng tao na mayroong pamahalaan. Dahil alam po natin na mahirap ang pumila. Mahirap yung paghilapin ng maraming aking. Kung sakali may kailangan ka, sa pamamagitan ng rumang check, pwede mo makuha. Dahil sa inyong mga pinigay na kakaupula ng mga polisiya, ay pagkukuha mo yung gusto mo. For example nga, nakita kinawa kanina, ay yung kinatawag natin nasa Maynila ka, may sakit ka ngayon, kinakailangan mo ng certificate of indigency. Teka lang. Pwede bibigyan na sa iyo ng electronic sa inyo. Hindi na, alam mo na. Kaya nga kung ito. So, ibig sabihin nga, ng tao, yung indigent na yung sinabi mo, ano service yung hindi? Certificate of indigency. Yung mga naman nagkakasakit po natin na talagang wala nang pamasahan, balik at nasa PGH. Naranasan po po yan. Kaya ang aking unang halimbawa ay ang aking sabihin. Saan magagaling yung certificate of indigency? Siya pa lang i-dip po. I-dip nyo lang po yung kinahuan na kanina na lalari dyan. Nasimula pa lang cellphone na. At most nyo ginagamit po natin kababayan to access the internet in the cellphone. And the cellphone, bakit pumunta ka lamang ito sa mga print, mga printer, pwede mo nang i-send through Bluetooth. Then, tanggapin mo na yung certificate. And, yung pagbibigal mo, please confirm may barangay. Ang tanong dito, yes, kasi maganda yung PIN system. Yes, ma'am. Meron bang infrastructure ng barangay ba mga Wi-Fi? Para makapag magkaroon ng ganun uri ng programa ang kapal ng pamahalaan ng barangay. Kasi infrastructure yung pinag-uusapan natin dito, pangalawa yung sistema. Of course, dahil ang ating coach ito mabigis. Yes. Yung accessibility. Yes. Yung kaya mabigay agad yung service na hindi at mga oras. Nasaan naman. Ang tanong dito, ano yung makayanan ng barangay? Sasalukuyin po yung barangay. Kasama po sa study na lalabas niya, mismo yung barangay, ay nagkakulangan. Amin po, ako mismo dahil barangay gawat, na nung ginawa namin ito, ipinasok ko, nakita ko hindi sa sustainability. At nung pumasok po ako ng ETF, dun lang po ako nalinawan. Dahil dito, kaya ko po ginawa ngayon. Kaya nga po yung tanong nyo, to be followed na po dun sa issue. So, tanong dito ay about services. Kasi it's not only an emergency hotline, pero ito ay, tinocover dito ay social services. Na kung nagdadaman po dito. Ano yung makulangan? Kasi meron pa naman yung kanina na parang may pag-uusapan ng base sa mga servisyo. Ngayon, babalik tayo din sa acceptability. Yun yung pinakang goal ng paper niya. Yes. Why is there a need for you to get the profile of your respondents? For each pro, you will only get 5. Yes. Random siya pa. Kaya ito rin ma'am. Ang ibig ko sabihin, ano yung significance ng profile kung 5 yung kukunin mo sa bawat buro? Random na nga ang sagot nga po niya, random naman siya. At sinasabi din naman kung masama din naman kung napakadami ng iyong tatanungin. At masama din naman kung kakaunti ang iyong tatanungin. Dapat po doon, according to formula, at yung formula ngayon ay kinuha namin doon sa legal na formula na sinasabi ko nung mag-tutunod pa. Ito yung gamitin ko. Yung random na po, random pa. Ibig sabihin, sa halimbawa, kung sa puro ay... Yes, kuya. Oo, kasi may mga napamig ka dito sa scope and information. Yes, ma'am. About... May nakita ko sa movies. Aroba, parang natawag. Ma'am, yan ang hindi ko talaga expert yan eh. Kaya talagang nagtanong ako sa kanya. Dahil yung nga, nung panahon nag-aaral pa ako, yung statistic eh, laging panabas-labas ako. Kumbaga, nasa inyo man ako ng panahon niya. Kaya siguro ngayon, kung may palawagan sa inyo. Pero at least yung statistic yan naman yung sasagot ko nung... Mr. Pakananigaw, parang pakipanggal. Kasi masyadong mali ko yung sobrang taas ng level dito sa page 18 mo, scope and limitation of the study under third paragraph. Yung PUC, the following statistic of tools, that is moving formula, stratified random selection,
hindi po siguro sa mga bakit. Pero tama po yung nasa methodology niya na anti-square. Dito lang po sa scope. Ay, ang totoo po, yan po yung yung pag-i-test pa rin eh. Ang totoo yung page na yan. Hindi lang po talagang nabago. Yung scope po. Yung po yung po papalitan. Oo, tanggalin mo na siguro yun. Nila sa page 81. Anti-square na rin. Chi-square na po ang gagamitin ko na rin. Hindi ko pa pwede. Ito pong pwede. Ito lang po sa last. Kaya ako nung makita ko nung gabi, pinahayos na po ito, pinabago na po. Mali ko talaga yung mga kamay. Hindi ko naman nabago kasi. Pero may note na nga sa akin yung pinatatanong yun. Sabi, ano yun ito? Ayusin mo. Kasi sabi ko, mali. Aray naman po may aray. Pwede niya. So, pare, medyo comprehensive kasi yung sinasabi mo, yung infrastructure ito ng barangay, parang yung feasibility actually dapat na mas maganda, hindi yung acceptability. Yung feasibility na magkaroon ng IT e-governance service. Dahil kung naman na magiging problema mo dito, pwede acceptable sa mga company, bakit hindi kasi servisyo ito. But then again, back to that question, feasible ba ito? Kaya ba ito ng barangay? May bayad pa para dito? Yung same infrastructure. What do you want infra? Infra of the barangay or infra maraming from other? Kasi kung saan kapukuhan ng source of funding dito? Sa parin yun. Mamaya kasi ilagay kayong infra dyan. Para pag nag-click yung barangay, eh yung tao, makita nila yung mga infra-project ng barangay. Walang problema yun. Kasi kahit ako yung magiging parang kaya ng Barangay Babang Dubai at I think lang para sa akin acceptable and highly acceptable para sa akin. Pero ang isang nakikita ko dito is pwede maging problema mo at magiging issue ito sa iyong 5-year plan yung feasibility ng infra. Kung kakayanin kung may pondo ang barangay para dito. Ma'am, for example, ma'am, kaya na inilagay ko yan, yung pondo ng barangay, bago naman magsimula, ayer, nilalagyan siya eh. Depende naman yun sa kapitan at pumagawan. At mahalaga nga, kaya nga pinili ko makita dahil for my experience as an evangelist and bumalik sa kuliyo ngayon, yung imprang yan, minsan mo kasi nakalagay, pero hanapin mo, parang road to nowhere. Kaya nga kung may access ang tao, mas makikita nila yung transparency na ito, nandiyan, nandiyan yan, hanapin mo, click mo lang, tapos mong tahan mo. Doon lang ako nakapinto. Okay naman ako doon, wala akong issue regarding that. Kasi nakita ko naman yung noble purpose mo, which way you want to pursue this. But then again, going back to the analysis mo, paper mo, linilisin lang natin ng konti para mas ma-improve natin yung pamilya mo. So, tama yung ginawa mo, ang main purpose mo dito is acceptability as indicated in your title. Kailangan lang ano siya, consistent no, with the statement or with the superior sub-project. So, you want to get the demographic characteristics of the respondents according to gender, age, educational attainment and family background. So, yung number two, I think yung level of acceptability and yung level of agreement. Tapos, yung sumunin, yung significance, yung demographic profile, so may level of agreement. Kung mag-recognize. Pero yung number four dito, yung isang problem number four mo, yung what data will work revealed to be the basis para pwede mo siyang i-rephrase na lang dito ay hindi magiging in-expect mo result from your study, ito yung magiging basics mo. Pwede mo naman hindi na siya isama kasi na sa iyo yung page 6. Number 4? Kasi
kung hindi ako makapag-input sa data, hindi makikita. Kasi nga, ano yung magiging ang data? Kasi dapat makapag-input dun sa output mo. Ang output ni data yung five-year plan. So, dapat yung output mo sa five-year plan, yun yung makikita natin sa end of the third next year. Pero kung meron namang ibang suggestions, ang ibang parang ng dito, sa pinalabi. At yung number five, yung first yung third end up, there's no need for you to take this sub-problem. Kasi wala pa nga. Para ba ang mga hindi sabihin na nauna yung kalesa sa kamayo? Dahil wala pa yung programa, pero maghanap ka ng impact. Dapat doon nagka-programa muna at saka mag-impact. Ayos mo. O, the first week, kaya just an idea of checking. So, pag-alit na nila. May isa na lang objective. Pag-tinanggal ko kasi may mamaling ba ako? Sabi lang ba, pananaw ko po ba ma? Sige, kung may suggestion naman yung iba. Ang pananaw ko, kung tatanggalin ko siya, ano naman yung pupuntahan ko para wala akong pupuntahan? Okay, Ibe, isama natin siya yung yes, ang baba ma'am. Ako nakapin ko siya sa instrument. Pwede na ka pala. Pagdaga mo na naman siya ng instrument kung hanapin siya. Ito ko lang gumamit ko. Record. Okay. Sa theoretical framework mo, so you have stated e-government master plan, industrial 4.0, at saka yung policies. Why not include also other public policy theories or public administration theories? Kasi nag-focus ka masyado dito sa e-government master plan. Wala namang ibang public ad models na magagamit for this particular study. Kasi it's all about giving services to the public. Ano yung mga public administration models that could be used? Ma'am, nakakita ako. Kasi idea ko para sa'yo. Yes. Why not use the one that was reported last? That we want the incremental model. Ma'am, makakita ako ng engine. Pero hindi na nakalagay dyan. Hindi ko kailangan din sa idea. Meron naman tayo dito. Very old na kapag, sobrang late na marami ba mga lupay para gumamit ng e-government services. Kaya meron na lahat na yata ng LGUs noon. Ang e-government na mga apat pa nga i-relasyon na yung courses. Okay. Ano ba sinasabi? Ang pinag-usapan ko dito ay yung e-government services, mga government agencies. Well, no. From an experience pa, ma'am, kung tayo sa ito talaga, ultimo best na ma'am, request ko yan. Nang pagkagawa nila, kasi all this policy sila. Samantalang may mandate ng executive order number 39, eh meron pang administrative order number 39. Na sinasabi na lahat ng agency niya gumamit. Pwede ba isama dito siguro yan? If that's your hindi action. Ko na ako pinasama noon yung nakaraan niya. Sabi, but then again, I'm referring to the services, the basic delivery of services, by the national government that could be followed by barangay government. I'm referring to yung mid-sensitation like SSS. Yes, kasama mo na kasama. Ito yung ibig ko sabihin ng e-government services. You know human being na ito. Huwag ako magtalo. Okay, kasi nga, I'm giving you suggestions. I'm clarifying your communication. Gusto kong maging malinis ang paper mo. You don't need to give back kung ano yung outputs of other LGUs like Naga City, diba?
at ang City Hospital to model of LGUs pagdating sa Manilang development. And we have already there governance. So for some local studies na magiging positive for your studies. Kasi ito yung mag experiment sa paper mo. And una-una, questionable na rin yung disability ng high quality. On the acceptability would be possible, but the feasibility that kung una-una, walang konto or whatever, the reasons, yun yung pwede ika-fail ng project. So yun. In terms of your hypothesis, you are really want to get the significant relationship no, between the demographic profile and the level of strategies of agreement. Is this the main concern of your study? Kailangan makita ko talaga yung significant relationship or yung acceptability na lang talaga. Kailangan kasi laging consistent ka dun sa gusto mong mangyari, your main purpose, your title, your main purpose, your hypothesis. Para sa akin, secondary na lang yung significant relationship ng demographic profile at saka yung money, yung level of agreement. Just have to focus on the level of acceptability of the respondents. Same here in your framework, ganun din, your priority here is you want to analyze the data to determine the significant relationship between the profile of the respondents and the level of agreement. But then again, you have to focus on or prioritize on the acceptability, the level of acceptability. Anyway, that's your title. So that you'll be able to have your prior implementation plan, based on the level and your study. One thing. And of course, you have to improve your research needs. Hindi ko nakita yung significance ng mga descriptions ng iyong strategies para maging beneficial itong one-stop barangay website. Kasi lahat ng ito will also answer the need of other technological innovations pagdating sa communication. So you may also use other strategies para maging acceptable yung barangay website. Kasi very general yung descriptions na ginawa ko for your second part of your research needs. That would be all. Okay, anyway, congratulations. Okay, let's make it clear, ano? Yung paper mo kasi is an academic paper. You taking advantage of it as a potential project for your barangay is another thing, a totally different story. Ano, kaya pagkawa nararamdaman namin pusong-puso pa, but just the same, big deal sa amin yung academic presentation of research. Okay, dahil somehow maraming ideas ni Ma'am Maya na gusto kong sundutin niya lang or backupan. At marami sa tanong ko na nasagot na along the way. Mine is additional suggestions relative to the comments and suggestions of Ma'am Maya. With your title, kasi kanina tinatanong ko, mayroon na bang design? May nag-present na ba? Mayroon na bang nag-exist? Only to find out, wala pa talaga. Mangyayari pa lang siya. Okay, I reply. Sure. Sabi nung binasa ko kasi, yung apat na city, kaya ito pa din na yun, without framework. Without framework, ha? Kaya ito pa din lang mga pagkasipis, kaya may takanako. At dito sa barangay niyo, wala pa. At wala pa po sa buong Pilipinas at magami pang i-governance. Mayroon na, sir. Sige, ganito sir, ganito na lang. Pero I'm talking about your barangay, kasi pang barangay mo ito, di ba? Wala pa rito. Mag-propose ka pala
meron na pong inilagay kami, pero nga, hindi sustainable. Pagkabili namin, kasi ako ng pera, hindi ito gamit. Ah, okay. Sige, sir, ganito. Para rin hindi very limited lang sa emergency hotline and website, yung one-click barangay, siguro I would suggest that the title goes like one-click barangay, an ICT program for barangay Libang Dupay social services. Ano po? Sa halip na emergency hotline number and website lang siya, magiging yun yung title ng ICT project or ICT program ng barangay. Ano po kaya ang pwede natin? Acceptability na nga. Kasi po, ang kinonserte po sa nga dito ay... Kasi wala ka ng variable, hindi yung halimbawa po ay perceived effectiveness. Tapos ay ipoconsider po natin yung level... Wala ka nga siya. Ayan pong level of validity ng design. Kasi kung baga... Opo. Kasi ang idea po dito ay... How would you measure acceptability when it is not tried yet? Diba? Ang ipopropose ko po kasi, sir, ay yung laman. Hindi pa naman siya nagagamit eh. So, paano po natin maka-assess yung acceptability? Test acceptability, itatry out mo na yung... Opo. Opo. Pero yung... Pang-gawin yung... Ito lang sila. Opo. Ang gawin mo ni Kena si Dot, ang gawin niya lang na lahat. Ano na yung program? Opo. Kasi sir, mangyayari ganito. Para mas mataas ang magiging acceptability ng iyong ipopropose, we will have a measure of validity through your instrument. Yung mga isasama mong laman ng system, ilalagay mo as a proposal dun sa questionnaire mo. Ano sa palagay mo ang mga importanteng maging bahagi ng system? Para po yun yung magiging measure ng basis for the 5-year implementation plan. Kasi sir, ang para maiwasan din natin yung baka yung maraming kumontra, no? Lalo na sa political aspect. Pero kung makukuha mo yung kanilang cooperation sa puntong magpo-propose ka sa questionnaire ng posible laman niya at sila ang mag-check on the aspect of opo. Hindi lang makawala mo, sir, dun sa iyong nandun sa objective mo kasi, sir, eh, what are the strategies that will be used? Pero wala naman, sir, sa iyong questionnaire. Oh, here ang questionnaire po. Dapat ano features dapat na meron yung one-page barangay? May question ako. All things being equal, huwag kang maglagay ng kahit anong kung anong political, actually, ibabato ko rin yan mamaya kay Babette kasi merong ilang claims sa introduction na, remember this is thesis. This is a very formal and very objective discussion that unless proven, it will be considered opinionating. No? You are merely opinionating in that sense. So, all things being equal, bibigyan natin ng benefit of the doubt na yung local mo will accept that. Basta, may research foundation yung iyong magiging proposal. Ano po? Eventually, kung talagang nangyayari yun, ilagay mo nilang po as part ng recommendation. Ang mahalaga po ngayon ay mag-work out yung design. We are assisting you kung paano mapapakinabangan yung papel mo in both ways as a student of PTA and as a public servant. One-week barangay sa tool for delivering social services. Yeah. Okay, anyway, you have your advisor here. As perceived by, barangay residents. Para objective talaga sa setting. Apo. Kasi, yung kapatay ako kasi, ako yung nagdaro ang kagawa, lahat nakatingin sa akin ang kalaban ito. Sige, sir.
Ngayon, let's make everything so ideal. Ikaw ay estudyante, may magandang pangarap para sa barangay. Kahit ano pang barangay yan, nagkataon lang ang in-identify mo barangay ito Bagbulta. Okay, sir? Okay. Sa iyong purpose of the research, babakapan ko po, I perfectly agree and support the comment of Ma'am Lawas on the aspect of you need to have a clear measure of each of your purpose pagdating sa questionnaire. Kasi sir, eventually, ang tanong namin ay how are you able to satisfy the purposes of your research doon sa gathered data mo coming from your questionnaire. So, una, how will you measure the level of agreement? Okay? Next, ako po ay suggest yung 2 and 3 actually can be merged on measuring the level of perception. No? Kasi kung ipupush po natin yung acceptability, siguro it's more like perceived acceptability or the level of perception on the perceived acceptability. Kasi pareho naman po ang response perception. Yun, pareho naman po kasi ang tinutumbok natin yung number 2 and number 3. Yung number 2 kasi strategies. Ha? Yung tinatanong niya. Ah, okay. Ito, okay. Itong isa, perception, kung yun, may supporting. Kaya lang, ang punto ko po kasi dito ay, how do we identify the strategies when we haven't even finalized the system set up yet? Ano ang laman? No? Dito na nga natin ipapasok yung features. Yun. Siguro po, pwede nga po huwag muna yung implementation kundi yung pagpa-finalize po muna ng ating iClick system. Kasi wala pa naman pong laman si system eh. May laman naman yung system na ako. Wala naman yun. Ah, may laman na. Hindi ko lang siguro nagdala yung program. Meron po akong binigay sa akin ako eh. Ang pagbenta. Ay, sige sir, ang gawin nyo lang dito ay what is the, sabi po ni Dr. Ayala, what is the respondent's perception in the use of the lead governance, blah, 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 in terms of, pwede po kasing ganyan, ano, in terms of strategies and in terms of systems features. So, pareho mong i-consider yung laman at yung paggamit ng sistema. Paano siya i-implement. Para po, katulong muna sila ngayon sa pag-decide kung paano siya effective na mapapalagana. Ano po? Anong laman at paano mag-i-implement si iClick? Di follow, sir? Okay po. And then, dun po sa instead of perceived impact, I don't know if it's possible, pero nabanggit na po kasi kanina ng hindi mo, parang hindi po pwedeng i-measure yung perceived effectiveness? Oo. Kasi pwede mo ma-project kung ano magiging. Ah, okay. So, as is po tayo. Basta sir, ang idea dito, go back to your proposed questionnaire. You have to divide the questionnaire to different parts that will satisfy your purposes of the research. Aling part yung pang respondent's perception, aling part yung para dun sa perceived impact, para alam mong eventually nasagot yung purposes mo. Ano po? Okay. Actually, I'm a fan of Stephen Covey and po, pero I believe yung 7 habits of highly effective people can just be one of the basis, pero let's go primarily to the academic discipline. Yun din po ang aking suggestion. Be more particular on certain theories referring to public administration like public policy, systems management, management theories, ano po kasi on the implementation part, definitely matinding management na po ang kakailanganin mo doon. Also taking into consideration
na hindi lang po sana ito maging survey, baka po pwede tayo ay mag-interview. Di po ba ang inyong design lang ng inyong data gathering ay through a survey instrument? May papasagutan lang po kayo. So, I would suggest magkaroon po tayo ng interview. Ano po? Let's say, for example, na-consider mo po dito ang 22 purok. Tama po ba? 22 purok. Parang yung babago kayo po yung 23, kaya lang dinapasama yung university. Opo. Halimbawa po, kapag pasagot ka na sa total number of respondents, baka po pwede natin balikan yung 22 purok leaders para ma-interview natin at magkaroon ng mas malalim na napakuha ng kanilang pananaw tungkol dun sa ano. Kasi primarily, sila po ang iyong support group sa pag-i-implement nung 1 week. Ano po? Kayo naman po dun sa interview ay guided pa rin ng questions. Ano? Hindi ko lang. Okay po. Okay. Hindi ko pala lahat. Sorry po. Okay. Tama ba yung input sa akin? Out of 23, 5 lang. Yes po. Okay. Then, biggest or smallest for all? Yung biggest. Yes po. Tanggap na nga ng lahat, only to find out ang magiging problema mo pala ay yung infra part pagdating sa technical requirement, doon pala hindi pa ready. Not necessarily ICP. ICP license, tama ba yun? May license o may license yun? Background lang. Kasi dala ko yun, may isang may license na yung mga familiar sa technology na gagawin sa website. I-establish mo, sir, sa questionnaire mo yung mga target features mo dun sa system para makita natin kung anong priority features na i-identify ng mga respondents mo. Ano? That's why, ang sinuggest ko po, tanggalin na natin yung para sa mga correlation Kasi I would like to think hindi lang naman siya for emergency. High school, yung mga significant relationship, anyway, sino na tinanong ko? Actually, sir, ako, personally, kapag ito umayon sa gusto mong mangyari, sabi na, di ba, it's a noble intention, siya po ay napakagandang program, napakagandang kong legacy na mahiiwan mo doon sa barangay. Kailangan lang talaga natin ay participation ng lahat ng poor people ng barangay. Ano po? So, congratulations, sir. Ma'am, and sorry again, Dr. B, ma'am. Pahisya na po kayo kasi yung mga nabasa ko po. Sorry po ulit. Sir, these are the comments of Dr. Villenas. Please be consistent with your discussion because in your scope, you mentioned that you have 1,300 proper sequence. In your methodology, you mentioned 110. So, siguro nagtama rin kayo dito. And she was also questioning what you put here in your scope, yung ano pa nga at test. So, what for daw? What's this for? Why? Why are you going to use it? So, sabi natin, tatanggalin natin. And then,
Sige po, tingnan ko na lang. Hindi pa ako. Ano ka?